Ang pagtawag sa mga hentil. Ang Diyos ay hindi nagtatangi ng tao. Siya ay gumagawa ng katwiran sa bawat bansa na natatakot sa Kanya at Kanyang kinalulugdan sila. At tayo nga, ang mga hentil na tinatawag ng Biblia. Gaya naman ng sinasabi niya sa aklat ni Oseas, "Tatawagin kong aking bayan na hindi ko dating bayan, at iniibig na hindi dating iniibig. At mangyayari na sa dakong pinagsabihan sa kanila, kayo'y hindi ko bayan, ay dyan sila tatawaging mga anak ng Diyos na buhay." Roma 9:25-26. Kaya't tayo'y magpasalamat sa Diyos, bagamat tayo'y mga hintil sa katutubo, ay nakabahagi tayo sa biyayang pagliligtas ng ating Panginoong Hesukristo sa pamamagitan ng pananampalataya. Ang hula ay mababasa sa Malakias 1:11, Isaias 24:15. Kaya nga mga kapatid, ipinamamanhik ko sa inyo, alang-alang sa mga kahabagan ng Diyos, na inyong iharap ang inyong mga katawan na isang haing buhay, banal, na kaaya-aya sa Diyos, na siya ninyong katampatang pagsamba. Roma 12:1. Magbaliktanaw tayo sa nakaraan. Ang Diyos ay nakipagtipan sa mga magulang, patriarka, kay Enoch, kay Noe, at higit sa lahat kay Abraham, na sa kanya ipinangako na maging ama ng maraming bansa. At ang naging pangunahing bunga ng pangako ay ang bansang Israel na kung saan isinugo ng Diyos ang mga propeta. At ito rin naman ang kanyang unang bayan na kanyang pinili. At ang mga panimulang aral at mga kautusan ay ipinagkaloob sa kanila ng Diyos sa pamamagitan ng pagkasugo kay Moises. Sila ang unang nagdamo ng pagkupkop at kalwalhatian, mga tipan, paglilingkod sa Diyos at mga kapangakuan. At sa kanila rin naman nagmula ang Kristo ayon sa laman na siyang lalo sa lahat. Roma 9:5. Sa pasimula ng kanyang pangangaral, tinipon niya ang 12 apostol upang ipangaral ang Ebanghelyo. Subalit kanyang pinagbilinan na huwag magsitungo sa alinmang daan ng mga hintil at huwag magsipasok sa alinmang bayan ng mga taga-Samaria. Mateo 10:5. Subalit sa Diyos, ang lahat ay may kapanahunang nakatakda. Ang mga hintil ay nagkabahagi lamang sa kaharian ng Diyos noong si Jesus ay magbangon sa muling pagkabuhay at ibigay na ng Ama sa Kanya ang lahat ng kapamahalaan sa langit at sa ibabaw ng lupa. Mateo 28:18. At Kanyang iniutos sa Kanyang mga alagad na magsiyaon at gawing mga alagad ang lahat ng mga bansa, na sila'y bautismuhan sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Mateo 28:19. Ang isa sa mga unang nakabahagi ng biyayang pagliligtas sa mga hintil ay si Cornelio at ang kanyang sambahayan. Dininig ng Diyos ang kanyang mga panalangin at sa pamamagitan ni Pedro ay nangabautismuhan sila sa pangalan ni Hesukristo. At sinabi ni Pedro, "Tunay ngang natatalastas ko na hindi nagtatangi ang Diyos ng mga tao, kundi sa bawat bansa, siya na may takot sa Kanya at gumagawa ng katwiran ay kalugod-lugod sa Kanya." Gawa 10:34-35. At ang higit na biyayang natamo ng mga hentil ay ang pagkasugo kay Apostol Pablo. Magugunita natin na si Apostol Pablo ay isang Fariseo na kabilang sa Sanhedrin, isang manguusig sa mga Kristiyano na nagngangalang Saulo. Subalit dahil sa kaawaan ng Diyos, siya ay tinawag upang maglingkod
at mapabilang sa loob ng iglesia. At tayo'y nagkaroon din naman ng bahagi sa kaharian ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya ng dahil sa kanyang mga sulat na nakapaloob sa Biblia. Sa libro ng mga gawa ng mga apostol ay ganito ang ating matutunghayan. Magbangon ka at ikaw ay tumindi sa iyong mga paa, sapagkat dahil dito'y napakita ako, si Jesus, sa iyo upang ihalal kitang ministro at saksi din naman ng mga bagay na nakita mo sa akin at ng mga bagay na pagpapakitaan ko sa iyo. Naililigtas kita sa bayan at sa mga hentil na sa kanila'y sinusugo kita upang idilat mo ang kanilang mga mata upang sila'y magbalik sa ilaw mula sa kadiliman at sa kapangyarihan ni Satanas hanggang sa Diyos upang sila'y magsitanggap ng kapatawaran ng mga kasalanan at ng mga mana sa kasamahan ng mga pinapaging banal sa pamamagitan ng pananampalataya sa akin. Gawa 26:16-18. Inilagay kitang isang ilaw ng mga hentil upang ikaw ay maging sa ikaliligtas hanggang sa kahuli-hulihang hangganan ng lupa. Gawa 1:8-13:47. Mabuti nga ang pagkahula ni Propeta Isaias na nagsasabi, "Kaya't walhatiin ninyo ang Panginoon sa silanganan, Far East, sa makatuwid bagay ang pangalan ng Panginoon, ng Diyos ng Israel, sa mga pulo ng dagat." Isaias 24:15. Sa hulang ito ay mapapansin natin na ang bansang Pilipinas ang tinutukoy ayon sa paglalarawan ng propeta. At kung susuriin natin, dito sa silanganan ay bukod-tanging ang Pilipinas ang Kristiyanong bansa. Si Apostol Pedro ay nagsalita rin naman ng ganito, "Mangagsisi kayo at mangagbautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Jesucristo sa ikapagpapatawad ng inyong mga kasalanan. At tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo, sapagkat sa inyo ang pangako, at sa inyong mga anak, at sa lahat ng nasa malayo, maging ilanman ang tawagin ng Panginoon nating Diyos sa Kanya." Gawa 2:38-39. Kanino tumutukoy ang pananalitang iyan ni Apostol Pedro? Una, ang kausap niya rito ay mga Hudyo na hinimok na maging kabahagi ng iglesia. Pangalawa, sa mga hentil na nakibahagi sa iglesia bilang kanilang mga anak o bunga. Pangatlo, doon sa nangasa malayo na ang tinutukoy ay yaong mga nasa malayong yugto ng panahon o sa mga huling araw. Sapagkat ang Panginoong Jesus din naman ang nagsabi ng ganito, "At mayroon akong ibang tupa na hindi sa kulungang ito. Sila'y kailangan din namang dalhin ko, at kanilang diringgin ang aking tinig, at sila'y magiging isang kawan at magkakaroon ng isang pastor." 1 Corinthians 16. Ang talatang nabanggit ay patunay na magkakaroon ng ibang mga tupa ang ating Panginoong Jesus na hindi kabilang sa bayang Israel at hindi kabilang sa panahon ng kanyang pananatili dito sa lupa. At sila'y magkakaroon ng isang pastor na ang tinutukoy ay ang paghirang ng isang sugo na mangunguna sa kanila. Papaano natin makikilala ang pastor na binanggit sa hula? Hindi siya maghahangad ng sariling kalwalhatian o magpapakayaman sapagkat ang kanyang pangangaral ng ebanghelyo ay nakatuon sa debosyon para makapagligtas ng kaluluwa at hindi propesyon para maghangad ng pakinabang na parabagang paraan ng paghahanap buhay.
sapagkat ang kanyang pananaw ay nakatuon sa gantimpalang inilaan ng Diyos sa kabilang buhay at hindi sa makalupang pakinabang. Ang isa pang palatandaan ay kakaunti ang sa kanya'y makikinig, sapagkat ang mga tinawag lamang ng Diyos ang sa kanya'y lalapit sa kabila ng pagpapakita ng mga tanda at mga kaloob ng Espiritu Santo. 1:44-65. Sapagkat ang sa Diyos ay nakikinig ng mga salita ng Diyos, at ang hindi sa Diyos ay hindi makikinig ng mga salita ng Diyos. 1:8-47. Sa panahon natin ay talamak ang pangangalakal ng mga relihiyon at ang paggamit sa kanilang mga miyembro sa politika, at ang kanilang mga pinuno ay nabubuhay sa karangyaan na malayo sa naging buhay ng Panginoon at ng kanyang mga apostol. Ano ang babala sa kanila ng Diyos? Ganito ang sabi ng Panginoon. Narito, ako'y laban sa mga pastor, at aking aalisin ang aking mga tupa sa kanilang kamay, at akin silang patitigilin ng pagpapakain ng mga tupa, at hindi na naman pakakanin ng mga pastor ang kanilang sarili, at aking ililigtas ang aking mga tupa sa kanilang bibig upang huwag maging pagkain sa kanila. Sapagkat ganito ang sabi ng Panginoon, narito, ako, sa makatuwid bagay ako, sisiyasat ng aking mga tupa at aking hahanapin sila. Ezekiel 34:10-11. Napakahalaga ng pagsusuri. Tiyakin mo na ang mga aral na sinusunod mo sa relihiyong kinaaaniban ay pawang aral ng Panginoong Diyos. Sapagkat kung aral lamang ng mga bula ang pastor, ay nananatili ka pa rin hentil, na hindi kabilang sa kawan ng mga tunay na tupa ni Kristo. Ang patunay na ang tao ay tunay na Kristiyano ay ang sapat na kaalaman sa mga turo ni Kristo at ibinubuhay ang mga utos ng Diyos at sumasamba sa tamang pamamaraan at pagkakilala. Halimbawa, masasabi mo ba na ikaw ay isang inhinyero kung hindi ka naman nag-aral ng engineering? Masasabi mo ba na ikaw ay alaga ni Kristo kung hindi mo binasa at inunawa ang Biblia? Ano ang iyong basihan sa pananampalatayang pinanghahawakan mo kung wala kang sapat na kaalaman? Bago ka magpakadalubhasa sa mga karunungang panlupa, hanapin mo muna ang katuwiran ng Diyos, at nang sa gayon, matututunan mo ang mamuhay ng payapa na puno ng pag-ibig dito sa lupa hanggang sa susunod na buhay, na iyan ang tunay na kadakilaan at kayamanan ng tao. Magpasalamat tayo sa Diyos, sapagkat tayo mga hentil na nang panahong yaon ay mga hiwalay kay Kristo, na mga di kabilang sa bansa ng Israel, at mga taga-ibang lupa tungkol sa mga tipan ng pangako na walang pag-asa at walang Diyos sa sanlibutan. Datapwat gayon kay Kristo Jesus, kayo na noong panahon ay nalalayo, ay inilapit sa dugo ni Kristo. Efeso 2:12-13. At ngayon nga na ang biyayang pagliligtas ay bukas sa lahat ng tao, huwag patigasin ang puso. Ito na ang araw ng pagliligtas. Maging gabay nawa natin ang salita ng Panginoong Hesus na nagsasabi, pasanin ninyo ang aking pamato at mag-aral kayo sa akin, sapagkat ako'y maamo at mapagpakumbabang puso, at masusumpungan ninyo ang kapahingahan ng inyong mga kaluluwa. Mateo 11:29. Sapagkat sinasabi niya ng Diyos, sa panahong ukol kita'y pinakinggan,
at sa araw ng pagliligtas kita'y sinaklolohan. Narito, ngayon ang panahong ukol. Narito, ngayon ang araw ng kaligtasan. Ikalawang Korinto 6:2.